Meron po isa tayong palagi rin kinakanta kay St. Therese, no? O paabila yung mag-aarap ng tumatakbo. Ano ang kanta ba? Sister, ano nga yung pagkagat nun? Yung mag-aarap ng tumatakbo? Yung kay St. Therese? Yung isang kanta rin ni St. Therese? Ano? Ay, ang mabuhay sa pag-ibig. Alam niyo ba yun? O, yun ay kay St. Therese of Avila. O, isa pa nga. Yung, kung alam niyo yung mabuhay sa pag-ibig, sabi sa may. Hindi yung sobrado? Hindi yung mga sobrado? Ay, hindi yung sobrado. Okay, hindi balik. Yung sunod ng pagkakataon, ano? Maganda po yan, no? Ah, okay. Yan po dyan yung presentation. Hindi na bali, isusunod siguro, no? Bagyo na kung saan ito, maganda rin itong ituro sa mga bata. No? Simple lang, di ba? No? Simple lang yung mga words, pero makahulugan. No? Just for your information, no? Kasi nakita ko yung sister na nire-record yung ating, ano, no? Abangan nyo, no? Kasi kalimitan mo ng mga information. Yung mga materials, kalimitan ko, dinadownload ko rin ho sa Facebook, no? Bagaman meron akong YouTube account, kailang kalimitan kasi ay mas familiar tayo sa Facebook, no? Kaysa sa YouTube, no? Kaya, yung iba, pwede nyo akong sundan, no? Sa, ito po yung pangalan ko sa Facebook. Ito lang yung pangalan ko, kaya lang, sinulat ko kasi baka magkasira-sira. Riso mo share eh. Baka kala riso mo sira. Kaya tinisulat ko po. So mo share. Magkarutong po yan. No? So mo wrestler at saka share madre. Pinagsama. Kaya po, yan po. No? At least kung ano nyo po, ako po ay isa po sa mga hatikain ko ay at least, ano, ma-share ko rin yung mga videos, mga information, ano, sa internet, ano, para o sa kalaman natin, ano. Kahit na usapin natin siguro tayo mga matatanda na, ano, akala kasi natin yung mga bagong teknolohiya ay pangbata lamang, ano, pangmayaman mo lamang, ano. Hindi ho, kinakailangan natin mag-update. At kung may kakailan naman tayo, ay pwede na rin siguro tayo mag-update. No? Lalo-lalo na ho, yung iba na may mga tablet. No? Yung iba kasi binibigyan ng mga anak o mama, no? No? Lola, lolo. Anong sabi na rin yung sister? Pinaglumahan. No? Ay, yung pinaglumahan. No? Habang pinaglumahan. No? Wow, si sister sa Facebook. Pero at least, ano, makakadagdag ko kasi easy access, no? Easy access. Kaya naman rin binigay, no? Ay kahit pa paano, kahit na yung meeting namin sa General Assembly, no? Well, hindi po lahat, no? Pero yung mga bagay na makadagdag ko sa akin ng kalaman, pinapost ko doon para makita ko natin kasi kumisa, no, ay ang ating pinagmimitingan nasa itaas, no? Hindi bumababa, no? Kaya yun ang malaking problema. Isa po ito sa tulong, no? Ano maging bahagi na ay pwedeng magkaroon tayo ng information, no? Kahit na yung iba, no? Ay makatulong. Iba pa rin talaga yung ikaw inandoon, pero ibig sabihin, katulad po natin na itong ating retreat na ito ay, kung tawagin po natin ito ay remedy, no? So, kasi may mga sitwasyon na hindi talaga tayo pwedeng umatin sa pangkalahatang retreats, no? So, gumagawa tayo ng pamamaraan ng mabigyan ng remedyo, no? So, hindi po, no, yung paggamit ng social media, no? Ay hindi lang upang mayaman, no? Hindi lang upang mayaman ito, no? Ito po ay kasi accessible sa lahat, no? Eh, pero niyo ako yung alala nung dumalo si Pope Francis
Nakita niyo sa TV? Anong kalimutan na nakita niyo sa TV? Well, dinudumog si St. Francis, Pope Francis, ano? Pero, ano? Ang daming cellphone, ang daming tablet, ano? Hindi mo makita si Pope Francis kasi gawa nung gawa ng mga cellphones at tablets, ano? Nakataas na! Oh. Kasi bakit? Ay readily available. May mas mahal, no? Merong mahal na may iPhone, no? Meron namang Ronos, no? Ayan. So, ibig sabihin, pero pwede, pareho rin tablet, no? Nagagamit na lahat, no? So, bahagi yun na kung saan yung makita po natin. So, hoping mo, no? Yung ating mga ibinigay ng seminar, ay nais po natin ilagay kahit na paano po doon sa Facebook account ko, no? Kung para kung may panahon kayo na makapagdagdag ng ang kaalaman magnilay, no? Ay kung may internet connection kayo, pwede niyong pakinggan. Then, pwede niyong upload, pwede niyong i-download, no? Pero kasi kumisa kapag puro-puro na i-download yung baka nang mapuno yung inyong tablet, no? Babagal, no? Pero kung may internet connection kayo, pwede nyo lang i-play. No? Pero yun ang panagamit ko. Bago tayo mag-sharing, no? Kaya po sa bahagi na yung comment, kaya lang po may nais akong isang nais na bigay ng pasi. Kasi pagkakataon na kung saan eh, higit na makatutulong po sa atin, pagkakataon na ibigay na po ito sa ating mga information, no? Kung maalala po ninyo noong tinatawag po natin Year of the Lady. Pero nais po natin tutukan ang pansin ngayon sa mas tawagin natin ay yung mismong pagkilos. No? Pero bago ko po ibigay yun, hayaan nyo po muna na ipakita ko sa inyo ang video ni po na sinibra ni Archbishop Socrates Villegas. Bagamat halos katulad na rin po ito ng kanyang mensahe dito sa pastoral letter, pero this is a pastoral letter, no? Ito naman ay kanyang personal na mensahe. Malapit din po ito sa biyaya po ng ang pagdiriwang natin Year of the Horse. Pero gusto ko ninyo na pakinggan nyo mismo itong payag ni Archbishop Socrates Villegas. Pagyan po natin. My dear brothers and sisters in Christ, the year 2021 will be a big year for the Church in the Philippines. They will celebrate 500th anniversary of the first Mass and the first baptism in our country. And in our 9-year preparation for the year 2021, 2015 has been assigned as the year of the poor. Why the year of the poor? Because the poor are the treasures of the church. Why the year of the poor? Because the poor are the friends of Jesus. And who are the poor? All of us. Before God, we are all poor. You may have money in your pocket. You may have food in your table. But we are all poor because everything comes from God. In the year of the poor, we are all told to remember our own poverty, our own thirst, our own hunger for God. Because if that poverty, if that hunger, if that thirst is not in us, we will not be able to see the face of God. Look at Jesus. Look at Jesus hanging on the cross. And allow Jesus hanging on the cross to speak to you. Because Jesus hanging on the cross, looking at you, is the perfect image of poverty. Behold Jesus the poor. Behold Jesus at the cross, the real poor one. You are rich. You are comfortable in life. Look at the face of Jesus. Look into the
eyes of Jesus and let His eyes speak to your eyes. And may those eyes tell you that your real wealth is Jesus. You who are materially poor, you who are weary, you who are tired, you who keep on working but don't seem to get the salary that you deserve. Look into the eyes of Jesus, and looking at those eyes, see the hope, see the light that you're looking for. You are working, you are poor, you are rich. All of us can look into the eyes of Jesus, and looking into the eyes of Jesus, find rest for our souls. In the year of the poor, let us all recognize we are all poor. And in the year of the poor, let us recognize our thirst for God. My dear brothers and sisters in Christ, the year of the poor is not just about those who are homeless, those who are hungry. The year of the poor is not just about those who are in prison, and those who are sick, and those who are dying. The year of the poor is about all of us, because all of us are poor. And if the world will see that in our poverty, we are all eagerly drinking from the fountain of the Lord, they will be inspired, they will be touched. We pray that at the end of the year of the poor, we will all recognize that we are all poor. We priests, my dear brother priests, I address you. If you fall in love with a woman, that is bad. But if you fall in love with money, that is worse. Materialism is a very serious temptation among us shepherds of the church. And our materialism in clerical life has brought so many souls astray. It has made so many souls discouraged and disillusioned. Let us return to the poverty of Jesus. Let us look at the eyes of Jesus. Look into those eyes and let those eyes speak back to you and say to you, blessed are the poor. Blessed are those who mourn. Blessed are those who are thirsty. Blessed are those who suffer. God is their treasure. May the year of the poor be a year of blessings for us who are all poor. Of the poor and the 40th anniversary of Palais Gavois. Here are the major programs. For Formation, October 2014, Conscientization, Sharing of Hope. So, bahagi yun ako sa inyo makatulong sa atin. Pero balikan mo natin yung ating kuntawarin po natin, naalala po ninyo, sabi ko nga po ay yung spiral, pastoral, spiral. Alala niyo pa rin yung pastoral spiral? Ano yung pastoral spiral? Kalalagayan. Sitwasyon. Pag-inilay. Pag-inilay tungkol saan? Sa? Pag-inilay. Ang sitwasyon, pag-inilay ng ano? Pagninilay sa liwanag ng pananampalataya, no? Reflection on the eyes of faith, no? Mahalaga yun. Kasi yung una, sitwasyon, ano ba yung sitwasyon natin? Ngayon, pangalawa, pagninilay sa ayon sa, ano ba yung sinasabi ng pananampalataya ko? Ano ba yung realidad? Pangalawa, bago ko magplano. Magdidesisyon ka muna, no? Kasi kinakailangan mong makita kung ano yung isin mo. And then, pang-apat? Pagpaplano. Pang-lima? Pagkilos. So, yan po ay, kung nyo po maalala, yan ay ibinigay. So, salamat po doon sa mga